sugo. Magandang araw mga kaibigan at giliw kong mga taga-subaybay. Nagbabalik na naman po kayo sa isa na namang makabuluhang araw ng inyong mga buhay dito sa ating channel na Ang Sagot. Bawat isa nga po sa atin ay may kinabibilangan na zodiac sign. Katulad na nga lamang po ng mga ipinanganak ngayong taon ng 2019 na napapabilang sa Year of the Pig. At yan nga po ang ating pag-uusapan kung bakit may isang hayop na nakikita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na hindi napasali sa Chinese zodiac sign. At yan nga po ang ating pag-uusapan. Pero bago yun mga kaibigan, siguraduhin mo munang mag-subscribe at i-click mo ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga future uploads. Bago natin tuluyang simulan ang topic natin for today ay iminumungkahi ko na mag-comment kayo sa ating comment section down below kung may mga topic kayo na gusto nating pag-usapan o gusto nyong malaman ang mga kasagutan dito sa ating channel. Gayun din ay huwag kayo mahiyang mag-comment sa ating comment section kung gusto nyo magpa-shoutout at pakitingnan na lamang po ang inyong mga pangalan sa ating mga video, sa ating mga future uploads. Ang Chinese zodiac sign nga po ay binubuo ng 12 hayop. Ito nga po ay ang rat, ox, tiger, kuneho, dragon, snake, horse, sheep o tupa, unggoy, rooster, aso at baboy. Maliban sa maalamat na nilalang na dragon, ang ibang mga hayop na nabanggit ay medyo pamilyar sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Karaniwan din ang pusa sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit bakit hindi ito kasama sa 12 palatandaang zodiac? Bakit walang taon ng mga pusa? O bakit walang Year of the Cat? Sinasabing ang pusa ay isang hindi kilalang nilalang sa mga alamat ng mga incheck. Tsak, ang hindi kilalang nilalang ay hindi nakalista sa mga palatandaan ng zodiac. Ngunit ito nga ba ang totoong dahilan? Ang pusa ay dinala sa China ng mga taga-Egypt sa panahon ni Emperor Ming ng Han. Ito ay sa dinastiya niya noong 57 AD hanggang 75 AD na humigit kumulang 1,000 taon kaysa sa pagbuo ng Chinese zodiac. Sa makatwid mga kaibigan, hindi nakakagulat na ang zodiac ng China ay walang pusa. Sa katunayan, tanging sa Chinese zodiac lamang hindi nabibilang ang pusa. Ang India, Egypt, Vietnam at iba pang mga rehiyon ay mayroon ding 12 hayop na zodiac na may iba't ibang mga ranggo. Ngunit ang pusa po ay kasama sa mga palatandaan ng zodiac ng Egypt at Babylonia. Ang zodiac ng Vietnam ay katulad lang din po ng Chinese zodiac, ngunit pinapalitan nila ang rabbit sa pusa. Bagaman walang pusa sa Chinese zodiac mga kaibigan, ang hayop na pusa pa rin po ay tanyag sa mga tao sa China. Ngunit alam nyo ba na ang tigre ay pangatlo sa ranking ng Chinese zodiac? At ayon sa pag-aaral nga po, kung batid na ng inyong mga kaalaman mga kaibigan na ang tigre po ay nabibilang sa pamilya ng mga pusa. Kaya na lamang po mga kaibigan, sa madaling salita ay nung panahong ginagawa ang Chinese zodiac nung unang panahon ay wala pa pong pusa sa China noong mga panahon na yon. Kaya siguro mga kaibigan ay hindi na nga po ito napasama at sa paglipas ng panahon at lumawak na ang kalaman ng mga tao, itinuring na lang nila ang tigre kasi ito nga po ay nabibilang nga din sa pamilya ng mga pusa. At kung susumahin po natin ang topic na ito, ang pusa ay hindi pa nga nakikilala sa China dahil noong panahon na yon ay mailap pa silang mga hayop. At alam nyo ba na nakatira lamang sila sa pusod ng kagubatan? Mga Egyptians lamang ang naglakas loob na paamuhin ang mga pusa para maalagaan ito sa bahay. Egyptians din ang nagpakilala at nagdala ng pusa sa China 1,000 years pagkatapos na buo ang Chinese zodiac. Kaya sa Egyptian at Babylonian zodiac lamang po may pusa. Ang Vietnamese zodiac ay kahawig ng Chinese, pero tinanggal nilang rabbit at pinalitan ng cat
At yan nga po ang sumaryo at ang dahilan kung bakit walang pusa sa Chinese Zodiac. Kayo mga kaibigan, ano-ano po ang inyong mga Zodiac sign? I-comment down mo na yan sa ating comment section down below. At kung nag-stone mo naman ang video natin ngayong araw na ito, ay don't forget to hit the like button. At i-dislike mo rin naman kung hindi. Bago tayong matapos sa ating video for today, mga kaibigan, ay gusto ko munang i-shoutout at pasalamatan ng mga kaibigan natin sa kanilang walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Mangyari na lamang na tingnan nyo po ang inyong mga pangalan sa screen ng video na ito. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Hanggang sa susunod na dagdag kaalaman at makabuluhang mga impormasyon. Palaging tandaan na kung ikaw ay may nais malaman, ito ang sagot.